Isang mapagpalang umaga po. Kalaman po ito para sa tinataglay ng kidlat o pangil ng kidlat. Ang mga kidlat po o pangil ng kidlat ay tumatama sa puno ng kahoy o di kaya naman ay sa niyog. Ito po ay lubhang talagang malakas na tumatama sa tubig o di kaya naman ay sa bato. At oras po ito na tumama sa lupa o sa puno, o di kaya naman po ay sa tubig, o kaya naman po ay sa mga bato. Siya po ay nag-iiwan ng kaniyang ngipin o pangil. At kung naman ito ay tumama sa bato, subalit hindi po nabasag ang bato, nagkakaroon po siya ng tinataglay na kapangyarihan na maging isang mutya ng kidlat. Kapag po kayo ay nagtataglay noon, magagamit niyo po ito na maigamot o rebuelta sa kaaway. Malakas po ang mutya ng kidlat. So, isa ito sa kinatatakutan ng ibang mga gabay. O di kaya lumalagpas sa mga may depensa. Nagkakaroon din po kayo ng bilis ng katawan at lakas. Ramdam nyo sa inyong sarili kapag kayo ay lumalakad na parang kayo ay nakalutang. Tinataglay nyo rin po dito ang malakas na bultahin ng kuryente. At ganun daman po sa pangil ng kidlat na naiwan po sa tinamaan niya na kahoy o di kaya tumama sa lupa o sa tubig sa ilalim ng dagat. Kung po kayo ay makakita nito, magagamit niyo po ito na pangkalahatang protection. Paliwanag ko lang po yung hindi nabasag na bato na tinama ng kidlat. Isa po yun sa napili ng gabay ng kidlat. Kaya siya tinawag na mutya ng kidlat.